All right, Brad, siguro we can start this already para sa ating mga excited na mga leaders and distributors. Sakto, Brad, 5,000 tayo, close na sa 5,000. Yeah, ano to, short notice to, kagabi lang to. Kagabi lang. Yeah, and we would like to welcome each and every one of you for our 2022 Easyverse 3.0. Our topic for tonight is the origin of Easyverse 3.0, and no less, of course, than our president, Doc Ed, will be the one to really share with us itong origin na to. Napakaganda ng title. So, ladies and gentlemen, kaway-kaway, let's welcome Dr. Ed Cabantog! Yes! Happy, happy, happy New Year sa lahat ng leaders natin from Luzon, Visayas, at Mindanao, and also our leaders in Asia, our leaders in Singapore, Hong Kong, Taiwan, Brunei, our leaders in the Middle East, ayan, from UAE, Oman, ayan, Qatar, Bahrain, our leaders from Europe, ayan, nag-message sa akin ng AIM Blessed Founder and Coach, si Coach Roda Sikat, happy, happy, happy New Year. Our leaders, of course, here in the Philippines, the HOF, the top 20, salamat, salamat, salamat po sa patuloy na pakikiisa, lalo na sa unang-unang salvo nating event this 2022. Okay? By the way, doon sa mga ngayon pa lang naririto, wag po kayong bibitaw dahil meron tayong magandang balita sa dulo. Ayan. Okay, ready na ba yung ating PowerPoint? Pa-shout out si Alan Pahita. Ayan, Falcons International, sa lahat ng Falcons. Ayan. Alan Pahita, kamusta, kamusta, kamusta? Maging si Joel Galvan. Ayan, Joel Galvan of Dubai. Kamusta kayo dyan sa Dubai? Okay, For the past few days, medyo maraming balita from our HOF top 20 company direct, some of the leaders and the BCOs were met and discussed with yung bagong-bago nating mga packages na ang tawag ay Easyverse 3.0. Ngayon, marami yung nagtatanong, Dok, what happened? Bakit kinakailangang magkaroon ng panibagong mga packages? Saan ba nanggaling ang Easyverse 3.0? Why do we need to promote this? And as early as today, as early as now, we are saying na the existing packages of 10,500 pesos, yung packages A, B, C, and the multiples of 10,500 packages, product packages, 1 account, 2 accounts, 3, 4, 5, 6, 7 accounts, hanggang 15 accounts, hindi po siya nawawala at hindi po siya mawawala. Patuloy po siyang mananatili. Okay? So those people who are focusing on that particular promotion and marketing and sales of that packages, wala pong problema. But you need to hear the Easyverse 3.0 packages. So kung mapapansin nyo, it's called 3.0. Dito sa slide natin ngayon, kung mapapansin nyo yung 3.0 na logo, pinaghalo siyang 3.0 at logo ng ating empowered consumerism. In short, minerge yung 3.0 at yung empowered consumerism, thus giving birth to Easyverse. Ano ba ang 3.0? Pag sinabing 2.0, backtrack lang tayo ng konti. Pag sinabing 2.0, ito na yung mga nakagawian natin online. Mga bagay-bagay na napabilis, na-enhance, mas na-appreciate, mas naramdaman, mas na-feel because it's 2.0. Ngayon, pag sinabing 3.0, it's another notch higher. It's another level higher. So in short, yung dati ng maganda, mas inaral, mas pinaganda. Yung dati ng effective,
mas inaral, mas lalo pang pinaganda. Yung dati ng high-tech, mas pina-high-tech, kaya mas lalong gumanda. Yung dati ng effective, mas pina-effective, kaya 3.0. Anything na mas lalong inaral, lalong in-improve, lalong pinaganda, can be termed as 3.0. Now, can we say EasyVerse 3.0 is Easy 3.0? We can say it like that. But for you to understand, gusto ko po kasing malaman ninyong lahat, bakit nagkaroon ng ganito? Okay? Bakit nagkaroon ng EasyVerse 3.0? For the past few months, marami na po kaming inaaral. For the past almost 6 to 7 months, marami na po kaming sinusuri, nire-research, binabangga sa data, binabangga sa mga earnings ng mga top leaders, mid-level leaders, ng mga beginners, inaaral po nating lahat yan. Okay, Nico, maybe we could start. So this is the origin of the EasyVerse 3.0. It's the next wave of digital transformation. Ang dami nating naririnig in the industry right now, digital accessibility, digital platforms. Ayan. I mean, digital, of course, it's online. Now, what do we mean by the next wave of digital transformation? If we would remember many, many years ago, when we were promoting Alliance in Motion Global or AIM Global, we as the management team, tao-tao, we go all over the world, Luzon, Visayas, Mindanao, Hong Kong, Singapore, Taiwan, Papua New Guinea, we even went to Africa, different parts of Africa. Tao-tao, though our business is online, but the way we expand in other countries is offline. Okay? Until nagkaroon ng pandemic. Now, the pandemic is the greatest accelerator. Marami pong bagay-bagay na bumilis because of pandemic. I was amazed by the data that I had, by the research that I had, by the confirmation in the market that I had, na mga bagay na bumilis ang pangyayari because of pandemic. We will discuss it later. At ano kinalaman ito sa EasyVerse 3.0? Ano kinalaman ito sa business natin? Ano kinalaman natin sa pagpapaganda ng negosyo, sa pagkita ng mas malaki? So next. Okay, ito yung mga bagay-bagay na nalaman, na na-research namin 6 months, 7 months ago. Okay, before the pandemic, which we called pre-pandemic, an ordinary individual usually spends 12 hours per day online. Halo-halo na yan, nagtatrabaho, nagso-social media, nanonood ng Netflix, probably every now and then, nag-YouTube, nagva-Viber call or nag-WeChat, kung ano-ano pa. Pre-pandemic, 12 hours. Actually, this was 8 to 12 hours to be exact. But nowadays, because of the pandemic, 18 hours na siya. There's an abrupt 50% more usage of the internet, majority on the social media because it is pandemic. Dahil pala pandemic, mas lalong nagbabad ang mga tao. Hindi lang po ito Pilipino, ano ho? These are ordinary individuals, Americans, Filipinos, Europeans, Asians, 18 hours per day nakababad sa online, and majority was the social media. Ano pa yung mga data that we had? Work. Okay, in our work environment, of course, dahil sa maraming bumagsak na negosyo, tumaas ang number of unemployed. Maraming nawalan ng trabaho. So kailangan nila ng opportunity. So more and more people are looking for opportunity. Ano pa? Sa mga nagtatrabaho naman, tumaas din yung numbers of remote working o yung tinatawag natin ngayon na WFH, work from home. Marami yung gumamit ng Zoom. Iski ako, natuto ko mag-Zoom
Dati masaya na ako sa Viber video call, three-way call sa Viber. Eh, nasanay na akong gumamit ng Zoom. Simple, isa lang yung kausap ko, si Miko lang or si Georgian lang. Nag-zoom na kami. Particularly if you're going to discuss something na, na kailangan ng screen. So there were 20 times increase in Zoom daily participants since the start of pandemic. In fact, tumaas nga ang value ng company na Zoom. Naging unicorn sila. When you say unicorn, $1 billion or more than $1 billion ang valuation ng isang company. What else? Ano pa yung mga bagay-bagay na dapat nating mapansin? Ayan, learning. In terms of trainings, in terms of continuing education, pag-professional ka kasi whether you're a doctor, a dentist, an engineer, a pilot, may tinatawag na CME, Continuing Medical Education, o CPE, Continuing Professional Education. Every year, dapat tumataas at tumataas yung points mo. So because of the pandemic, tumaas. Dati, pre-pandemic, ang education was $14.2 billion market value e-learning. Kasi kesa mag-abroad ka pa, aralin yung mga bagay-bagay na yan, kesa pumunta ka sa actual school, pumunta ka sa actual university, pumunta ka sa actual seminar to attend that particular lesson or seminar, eh online na. So pre-pandemic, way back 2017, the value was $14.2 billion. Today, pandemic years, started 2020, the value of e-learning or remote learning is $50 billion. So can you imagine a times 3 times 4? Communication and information. Rapid shift in virtual consumption. Ayan na, yung Zoom na mga annual minutes pre-pandemic ang nako-consume na minutes using Zoom per year was around 200 million minutes. 2020, beginning of pandemic, umabot sa 3.3 trillion minutes. Wow, 3.3 trillion minutes na ang nako-consume in a year ng Zoom conferences. Delivery and logistics, ayan na. Bago magka-pandemic, the value of delivery and logistics nasa $91 billion. Ngayon, grabe na. So, ang daming nabago. Ang daming tumaas ang value, madaming na-accelerate because the pandemic being more focused online, particularly in social media, na-accelerate nila. Yung iba sabi na-accelerate ang industriya ng 5 years. Yung iba sabi na-accelerate ng 10 years. Depending on the industry, na-accelerate nila yung mga bagay-bagay in doing business. 1 year, 2 years, 3 years, 5 years, 10 years. Okay, next. Shopping, eto na. Shopping and consumer. Ayan. Shopping and consumers behavior. Okay, on their consumption. There was a surge on e-commerce. Dati-dati. Bibili ka. Mga bagay-bagay, susuot mo. Diba? Ngayon, online na. Sanay na bumili. Di ba? Nauso na ngayon post na expectation versus real. Nakita mo, ito. Pagdating sa'yo, eh, iba pala. Pero tanggap na nila yun. Okay? Dati, hindi ka papayag. So, solid-solid mo yan. Pero ngayon, tanggap na natin. And because of that, dumami yung naging natural na sa tao yung pagbili ng mga bagay-bagay online. So, tumaas ang e-commerce sales or revenue. Maraming mga nagsulputang mga e-commerce companies. Kanina nga, may binabasa ako sa Philippine Star. May isang 17-year-old guy. Pangalan niya si Jello. Si Jello, nagsimula siya ng business niya last year, 2020. Nagbenta siya ng crispy kangkong. Wow, crispy kangkong. Ngayon, after a year and a half, bumibenta siya ng roughly 300 to 400,000 pesos. Crispy kangkong online. Can you imagine? 17 years old. Life at home, ayan na. Dahil sa madalas tayo nasa bahay na kasama pamilya na partly nagtatrabaho din kasi nga nauso na yung work from home, surge of online consumption talaga. So madalas nanonood ng Netflix, madalas nagsa-social media, madalas naka-online, naka-Zoom dahil sa trabaho, and bahagi na ng buhay ng tao ang
online. So, sana nagagrasp niyo yung direction ng discussion natin. Everything is going online. This is the digital transformation. And the pandemic is a digital accelerator. So, the pandemic, tinuruan ka na mag-online ng mga bagay-bagay na ginagawa online. Yung pandemic, along with the pandemic, pinabilis niya pa yung mga bagay-bagay na mangyayari pa dapat 3 years from now, 5 years from now, 10 years from now. So, digital accelerator siya. Play and entertainment, ayan na, yung mga Netflix and the likes. Sipin nyo yung bagong-bagong player in the market when it comes to movie streaming, okay, digital streaming ng mga palabas, di ba? The Disney Plus, na-achieve ni Disney Plus in 5 months time yung negosyo ni Netflix na naabot ng Netflix in 7 years time. Simply because more and more people, ito pa isa, more and more people want options. Kayo na magsabi. Ito yung gusto kong mapunta sa isip nyo. Kanina sinabi ko, yung number one sa work, more and more people are unemployed, rise of unemployment. Because they are unemployed, they're looking for opportunities to make money. Tapos ngayon, preferences in the digital space, the power of control. Di ba kayo? Masaya na kayo sa Netflix. Masaya na kayo sa YouTube. Masaya na kayo sa myflixer.com. Imagine, meron pang isang competitor of those things like the Disney Plus na yung iba, masaya na sa Netflix pero gusto mag-Disney Plus pa. Yung iba may access na sa Netflix pero mas prefer nila yung Disney Plus. I want the power of control. Kung kailan ko panonoorin, kung paano ko siya panonoorin, sa mobile ba, sa laptop ba, di ba? Yung the way I watch it, when I watch it, and how I watch it. Okay, the qualities of movies that I want, the qualities of films that I want. So that's what you call the power of control. Plus, another biggest trend is rather health and well-being, the focus on health and hygiene. Ayan, kung mapapansin nyo, sana maalala ng mga nasa Zoom ngayon. Nasa Zoom ngayon na more than 5,000 tayo dito. Even prior to pandemic, pansinin nyo to, ito yung gusto ko sana mapansin nyo. Even prior to pandemic, may nakita na tayong bagay na mangyayari. Ano yun? The rise of unseen things. Bacterias, virus, germs, pollutants, allergens. Nakita na natin yan na magiging trend. Kaya nga, bago pa mag-pandemic, meron na tayong eye protect. Diba? So, ibig sabihin, nakita na natin yun noon pa. Hindi tayo sumabay sa trend. We positioned ourselves ahead of the trend. Remember that. Noon pa, pumuposition na lagi tayo ahead of the trend. Ngayon po, ano ba ang trend ngayon? Maraming walang trabaho. Maraming naghahanap ng pagkakakitaan. Maraming naka-online. Maraming naghahanap sa online ng mga bagay-bagay. Ayan, pumunta tayo dyan sa mga bagay-bagay na hinahanap ng tao online at yung mga bagay na na-create because of online. Next. Ayan na. Because of this digital focus, from digital transformation, sinamahan ng pandemic, nag-adapt ang tao, digital adaptation. Because of pandemic, nagkaroon ng digital acceleration. Ano yung acceleration? Pinabilis. Pinabilis sa mga bagay-bagay by 3 years minimum, by 5 years in other industries. In other industries nga, by 10 years. Yung mga hindi pa dapat iniisip, may iisip pa lang 10 years from today, gagawin pa lang yung behavior ng tao na dapat ganun 10 years from today, simply because nagka-pandemic, simply because more and more people are online, ginagawa na ngayon. Next. Ayan. Ano yung mga nagawa? Ano yung mga nagawa because of all of these things? Digital acceleration.
digital transformation, digital adaptation because of the pandemic, nagkaroon ng tinatawag na mga economies formed. Narinig mo ni iba rito, dadaanan natin mamaya. Unahin lang natin yung attention economy. Ano yung attention economy? Since most, if not all of us, are online 12 to 16 hours per day, paunahan makakuha ng attention. Sino yung makakakuha ng attention mo in the span of 12 to 18 hours na naka-online ka, na majority of which nasa social media ka? Agawa ng attention. Kaya kung mapapansin nyo, pag kayo nasa social media, may tinatawag na paid or sponsored ads, mga nagbabayad. Para mapansin mo, para makakuha sila ng attention, may iba naman organic reach, yung bigla ka na lang i-a-add, tapos i-PPM ka. May iba naman, other than the attention economy, pakita natin yung attention economy, meron pang tinatawag na creator economy, eto na. Yung mga creative mag-isip, naging content creator. Anything na may magandang content. Yung attention, bibigyan ka ng mga bagay-bagay na makukuha yung attention mo. Yung creator, nagke-create ng mga bagay-bagay na creative para mapansin mo. Mabibigyan ko kayo ng halimbawa. May isang sexing artista. Naglaba ng walang bra. O bahala ka na kung attention economy yan o creator economy. Diba? Kung para sa'yo, walang creativeness, ano ba yan? Sexy lang? Naglaba? Na see-through? Na wet look? De, ano lang yan? Attention economy lang. Eh may iba naman, masyadong nag-isip. Ano nag-isip? Paano nag-isip? Diba? Ang ginagawa niya, namimigay siya. Kunwari, nagdadamit, ano siya? Nagdadamit pulube. Tapos manghihingi siya, pahingi naman pong ano, 500 pesos. O kaya pahingi po ng 50 pesos, kailangan ko makauwi. Pag nagbigay ng 50 pesos, bibigyan nga ng 500 pesos. O gagawin niya minsan 1,000 pesos. So nag-isip. Tapos ang ginagawa niya, lahat ng makukuhang benta or views convertible to earnings ng particular post na yan, eh ibinabalik niya rin sa kawang gawa. So creative siya mag-isip. Di ba iba mga prank-prank? Ayan na. Yung iba gagawa kunwari ng chismis. Ayan. Kaya nagkaroon din ng the rise of mga fake news. Para lang makakuha ng views. Gagawa na ng kung ano-ano. Because it creates attention. And because for some other people, they're really creative enough. Di ba? Paano naging creative? Isipin nyo ha. Ano yung mga nauso at ginawa nyo kayong mga 5,000 nandito. Dahil sa pandemic, ilan sa inyo ang nakatikim ng dalgona coffee? Ilan sa inyo ang nakatikim ng ube pandesal? Ilan sa inyo ang naging plantito at plantita? Ang dami. Yung iba, hindi lang nakatikim ng dalgona coffee at bumili. Yung iba, gumawa pa sa bahay. At yung iba, gumawa na sa bahay, nakatikim na, epinos pa sa YouTube. There's nothing wrong in trying coffee, that dalgona coffee. There's nothing wrong in making a video. There's nothing wrong with buying the dalgona coffee. Wala pong mali kung kayo gumawa mismo para subukan kasi na-curious kayo eh. Ganun yung impact ng attention economy, ganun yung impact ng creator economy na kayo mismo nakabili. Kayo mismo na impluwensyahang gumawa. At ang malupit nito, kayo mismo na impluwensyahang maging YouTuber na rin. There's nothing wrong with being a YouTuber. We salute them because they are the new breed of heroes. Diba? Pero pansinin nyo, para kumita ka ng disente sa pagiging YouTuber, eh kinakailangan madami-dami kang subscriber at madami-dami kang views. Diba? Nung nakausap ko nga si Coach Louis Gascon, LPG. Sabi niya, nakuha namin yung market ng mga YouTuber dito sa Cebu. Sabi ko, paano yun nakuha yan? Eh, ang mga YouTuber, Doc, sikat yan, sikat. Kasi ang dami nilang subscribers, ang dami nilang viewers. They're very creative. Every now and then, may mga posting sa
sa YouTube ng mga bagong videos. They create attention economy. They create creator economy. Kaya lang, sa dami ng subscriber nila, sa dami ng views nila, eh, hindi ganun kalaki income nila. Sumasakay pa rin ng jeep. Sumasakay pa rin ng bus. Di ba? Makikita sila sa jeep. Uy, sikat ka, di ba? Pa-selfie, pa-picture. Kasi nga, para kumita ka ng malaki o substantial sa pagiging social media influencer sa YouTube, kinakailangan madami kang subscribers, kinakailangan madami kang views. So, going back to the topic, attention economy, creator economy, di ba? Ang dami sa inyo naging plantito at plantita, di ba? Sa sobrang ka-boredom dahil pandemic, nasa loob ng bahay. Alam niyo ba kung paano nagsimula yung ano, yung indoor plants na mga yan? Diba? May magkausap eh, nasa loob ng bahay. Bored na bored sila. Habi na, nakikita mo yung halaman yun? Oh, tara ipasok natin sa bahay. Tawagin natin indoor. Diba? Ano nangyari? Sipin mo, tinanim sa loob ng bahay. Indoor plants na. Diba? Dilagyan ng magandang paso. Pinadikit sa isang artista. Hawakan mo nga ito. Kinuna ng picture. O, 5,000 na yan ha. Kasi ginamit siya ng gantong artista. Diba? Tumaas na value. Diba? Sipin niya yan. Ang daming na-create na businesses because of the pandemic. Na-accelerate yung mga hindi pa natin tinatanggap noon, biglang tanggap na tanggap na ngayon. Okay? So those are the things that have happened because of the pandemic, because of the digital adaptation and acceleration. Attention economy, creator economy, yun yung mga bagay-bagay na naaral natin na nangyayari sa labas. More and more people are being employed, naghahanap ng negosyo, negosyong maganda at malaki kitaan. So ito yung sa external, ito na, external, yung mga nangyari. Diba, yung digital economy, creator economy, attention economy, yan yung mga nasa labas. Ngayon pumasok tayo internal, data economy. For the past 16 years, may tinatawag tayong data. Kaya nga tayo may DTC, Data Tracking Center. And for many organizations, mga tinatawag nilang mga data organizations like Facebook, like mga social media companies, ang dami nilang data. Kilala nila yung mga tao, cell number, may asawa ba o wala, interest nila. And because of this data, they were able to mine. Pinagkakitaan o minonetize nila yung mga datang to. In short, mas napaganda nila yung business model nila. Ah, ang gusto pala ng datang, ang gusto pala ng 25% ng mga lalaki sa data natin, ang gusto nila ay yung gantong product. So bigla sila ngayong nag-offer ng gantong products. Di ba na-experience nyo yun sa mga social media nyo? Di ba, subukan mo na lang sa Facebook, mag-chat ka sa kaibigan mo, yung ka-chat mo, tanongin mo lang sa kanila, pare, ano ba magandang ano? Ano ba magandang gel sa buhok o hair gel? I-type mo lang, mag-usap lang kayo about hair gel. Ano mangyayari? Give it a few days or even the following day, may, o kaya pag-refresh mo pa lang, may ads na sa wall mo ng hair gel. Dati ganun. Ngayon, mas targeted. This is the keyword. Mas targeted. Targeted na dati, sa wall mo dadaan. Ngayon, mas targeted. Makipag-chat ka lang sa kaibigan mo. Ano bang brand na maganda na hair gel? Sasagot yung kaibigan mo. Kahit yung sagot ng kaibigan mo, wala akong alam na brand ng hair gel na maganda. Pag-refresh mo, dun mismo sa messenger mo, may sponsored product, sponsored ad about hair gel. Tinarget ka na nga, ikaw mismo, hindi lang dumaan sa wall mo na targeted, kundi dumaan pa sa messenger mo na mas targeted pa. That's the power of data economy. Super mega targeted. Kumbaga sa bullseye, hindi lang bullseye na bullseye, super mega bullseye, gitnang gitnang gitna. Na-hit yung prospect gitnang gitnang gitna. Ganun kaganda ang data. So ano kinalaman yan sa atin? Sa AIM, sa EC, and now sa EC-verse 3.0. For the past, optimize. Tama yung sinabi doon. Optimize targeting. Ayan. For the past 16 years, we have datas. Nung nagkaroon tayo ng digital adaptation, nagkaroon tayo ng mas maraming data. Eto na. Nung nagkaroon ng pandemic,
mas na-target natin yung mga data natin. Okay? Mas nalaman natin kung paano kumita ang mga top earners, kung paano kumita yung mga middle tier leaders, at kung paano kumita yung mga nasa ilalim ng mga leaders natin. Naaral nating lahat ito. Why? Mid of last year, 2021, merong isang data scientist or data engineer ng isang bangko, pinakamalaking bangko dito sa Pilipinas. Huwag na natin banggitin, BDO na lang yun. Okay, meron siya tinatawag na data scientist. Hinay o pinirata natin siya. For one, ang primary reason ko lang kung bakit siya pinirate is to know, aralin mo yung data natin. So sabi ko sa kanya, gusto ko malaman saan tayo malakas, saan tayo mahina, kung saan tayo malakas, anong product ka malakas, anong product ka mahina, kung saan tayo mahina, anong product ka malakas, anong product ka mahina. Example, malakas tayo sa Cebu. O Doc, malakas tayo sa Cebu sa package, mahina tayo sa kape sa reorder, malakas tayo sa C24/7, sa C Supreme na reorder. Things like that. So we can improve more on our product branding and our product positioning. Yun lang yung una kong pinaaaral sa kanya. Eh since galing to sa bangko, sanay ito sa data, sanay ito sa numero, sanay ito maghanap ng mga pangalan, ano yung i-offer na financial product para sa mga taong to, at ano yung magpipik ng curiosity nila. O pag sinabi mo, may investment kami, 10 million, may 6% per annum interest, 3 years lock-up period, alam nila itong data na to ng mga kliyente, swak na swak doon. So sabi ko, okay, may kinalaman tayo sa financial industry in such a way na nagbebenta sila at kumikita sila, pero ang gusto ko muna ito. So every day nakikita kami, pinapaliwanag ko kung anong direct selling, kung anong network marketing, iniikot ko siya sa buong opisina natin. So usually pag pumapasok ako sa office, my first 30 to 45 minutes time habang nagkakape ako, siya kausap ko. In short, unti-unti kong sinasalin yung utak ko about direct selling and network marketing, paano lumaki yung kumpanya, ano attitude ng mga distributors, ano attitude ng market natin, ano yung industriya natin, ano yung competitors natin, ayan, ano yung market na nag-aabang. So hindi ko alam na pagkatapos namin mag-usap, eh grabe na pala ang research sa industry, grabe na ang ginawa niyang pagde-data mine sa company natin. At pinakita niya sa akin, sabi nga, Doc, tignan mo to. Ito yung mga distributors natin. Ito yung mga bago, ito yung mga luma, halo-halo, yung mga bago nandito. Ito yung mga nagpapasok ng benta ng mga bago. Ito yung mga nagpapasok ng benta ng mga hindi naman luma, hindi rin bago, kalagitnaan. Ito yung mga luma, ito yung mga top earners, ito yung mga top 500, ito yung mga top 1,000 natin sa Pilipinas, sa kasabong mundo. Sabi niya sa akin, Doc, majority ng sales nang gagaling sa mga bagong sale at sa mga gitnang leaders, majority ng sales. Tapos, inaral niya yung kitaan natin. Okay? Remember, hindi networker to. Pero, everyday kinakausap ko para magkaroon ng isipang networker. Sabi niya sa akin, Doc, tignan mo yung kitaan mo. Pag nakapag-recruit ng isang package na 10-5, yung product package natin sa EC, magkano income? Sabi ko, 1,000 pesos. Maganda na yun, ha? Sabi ko. Ha? Parang more or less 10% na yun. Sabi mo na, kahit mga 9.5 o 9.8%. Sabi ko, that's still a good way to make money. Sabi, Doc, walang problema. Basta may income, maganda yun. Sabi, what if, Doc, ginalingan niya, na-recruit niya, na pa-3 heads niya, magkano income niya right away? Bago yan, na bago. Sabi ko, di, 1,000 pesos pa rin direct referral. Ngayon, kung may pang-pairing na siya, edi may babangga yan, tatlong bangga. Sabi, kung may pang-pairing na, paano nga kung nagsisimula pa lang? Sabi ko, di, 1,000. Tapos sabi niya, Doc, paano kung nakarecruit ng 7 heads yan? Sabi ko, di, direct referral, 1,000. Ano pairing? Sabi ko, depende. Kung may papaluan, edi kikita siya ng 7 na bangga, 7 na 1,800. Pag wala, edi 1,000 pa lang. Sabi niya, Doc, nakapag-close siya ng more than 70,000 pesos. Ang benefit niya, 1,000 pesos. Sabi niya, hindi ba maliit yun?
Sabi ko, oh, medyo maliit. Pero remember, habang nagsisimula mga bagay na malaki, di ba, sa maliit din. Sabi niya, Doc, kapag nakapag-glow siya ng 15 accounts, magkano direct referral bonus niya? Sabi, that's more than 150,000 pesos. Sabi ko, magkano direct referral bonus niya? Sabi ko, 1,000 pesos. Sabi ko, pero pag naka-close uli siya, babanggaan niya yung susunod. Sabi, yun na nga, Doc, eh. Sabi niya sa akin, why not yung mga bago na nagsisimula. Itong mga bago na nagsisimula, ito yung nanakawan natin ng atensyon dahil dumaan sa wall nila, dahil na-recruit sila, dahil nalatagan sila, dahil na-pick yung interest nila, dahil naging curious sila, either sa ads, sa organic posts, o sa simpleng DM o PM ng mga members natin. What if malaki kagad yung income nila kahit part-time, kahit nagsisimula pa lang at they can see doable to ah. Sabi ko, okay, that makes sense. Okay. Sabi ko, bigla ko tuloy naalala yung sinabi ng chief IT natin. Yung chief IT natin, kasama ko na to for the past, kung 16 years na si Aim Easy, kasama ko to for the past 13-14 years. Oh, 15 years. Yes, 15 years ko siya kasama. He's one of the pioneers of the direct selling and network marketing IT software program. I can clearly remember 3, 4, 5 years ago, sinabi niya sa akin, Doc, huwag kayong ma-offend ha, kasi alam ko kayo 100% hardcore sa network, kayo 100% may experience sa pag-network, kumita kayo ng malaki sa pag-network hanggang sa tinayo niyo si AIM, hanggang sa tinayo si EC. Sabi niya, as an IT to, IT in short, internal. Hindi mo nakikita itong nagpe-present, hindi mo nakikita itong humaharap sa mga distributors kasi IT nga siya eh. Ang kausap niya lagi, mga managers, mga operations, mga founders, kami, mga may-ari, meeting ng meeting. Sabi niya sa akin, 3, 4, 5 years ago, Doc, dapat ang marketing plan nababago-bago, depende sa panahon. Binangga ko siya. Sabi ko, hindi. Ang marketing plan, it's sacred. Hindi dapat binabago-bago yan. Dapat yan, nananatili lang yan kasi yung genealogy nandiyan dyan, hindi dapat mabago-bago yan, sacred yan. Sabi nga, Doc, walang problema sa genealogy. It's more yung the way you compensate the distributor. Sabi ko, dapat hindi dapat. Sabi ko, Amway, ang tagal-tagal na hindi nila binabago marketing plan nila. Kasi nga, sacred yun. Sabi nga, Doc, tama naman eh. Huwag mong babaguhin sa ikapapangit. Pero pwede mong baguhin sa ikagaganda. Pwede mo rin huwag baguhin, dagdagan mo lang ng ikagaganda. So this was 3 to 5 years ago. Hindi ko siya masyadong inisip hanggang sa meeting ako ng meeting dito sa data scientist natin. Hanggang sa 3 months ago, sinabi niya sa akin na, Doc, you need to improve the marketing plan. Kung mabibigyan mo ng mas magandang kitaan yung mga nasa ilalim at kukunting mga nasa gitna na sila ang nagpapasok ng nakararaming benta, magiging mas masaya yung nasa ilalim at kapag mas masaya yung nasa ilalim, masaya yung nasa gitna at masaya rin yung mga nasa tuktok at masaya rin yung company. Now, this transformation is the next wave of our EC and it starts today. And this is the birth of the EC-verse 3.0. Mas targeted na ang ating paglalatag ngayon sa market. Mas targeted na ang pamomrospect natin. Can you imagine? Kapag merong isang taong nakita yung ads o nakita yung organic post or na-DM mo or nanood ng YouTube at nakita to na may nagpe-present at sinabi doon sa presentation, ay grabe to, bago pa lang ako, naka-recruit lang ako ng isa, kumita na ako ng 10,000. Naka-recruit ako ng isa or I was able to sell a package and I made 10,000 pesos. So ano yung iisipin ng prospect? Okay na, makabenta ako ng isa, may 10,000 pesos ako. E di makabenta ako ng dalawa, in 1 month, may 20,000 pesos na ako. Ano kaya yun? Now, the good thing about this, mas lumalaki yung market natin. Can you imagine yung market ng real estate? Nagbebenta sila ng real estate. Ang laki-laki. Di ba magkano real estate? 3 million, 4 million. Tapos ang income nila 2%, 3%.
what if they could make the same amount of money, di ba, in terms of commission, nang hindi naman ganun kalaki yung binibenta? Simply because nilakihan natin yung income ng mga bago at mga nakakabenta mismo. Now, the marketing becomes targeted. Now, the marketing becomes focused. The marketing becomes optimized. Easyverse 3.0, guys, is data-driven. Hindi lang kami humugot ng mga numero sa langit. Pwede na to. Gawin natin to. Siguro puputok to. No. It's basing on our data. This is tech-driven. We use technology to analyze the data. We use technology to analyze the market. This is science-driven, scientific. Hindi tayo magdadagdag ng bagong package para lang, siguro maganda to, malaki, para malaki. No. Paano kung experimental? Paano kung hindi effective? This is market behavior-driven. Ito yung behavior ng prospect natin. Isa o dalawa, ma-sponsor nila, mabentahan nila, meron kagad silang substantial income. Gusto nila yun. Hindi yung substantial income pag may grupo kagad. Alam naman natin, guys, na para makakreate ka ng grupo, it will take time and maturity and knowledge and skills. And all of which, it needs time. Parang mahirap makuha yan sa isang bagong member. Pero because of Easyverse 3.0, na data-driven, tech-driven, at nakuha natin yung behavior ng prospects or ng market, pwede sila kumita ng substantial kahit bago pa lang sila. We utilize the attention economy. We utilize the creator economy. This is recognition-driven. Can you imagine, because of this plan, because of this program, every month may recognition tayo. Every month may promo tayo. Okay? This is leadership creation-driven. Because of nare-recognize sila buwan-buwan. Because of kumikita sila substantial buwan-buwan. Mas tumataas yung level of leadership nila kaagad. Kahit kukunti pa lang yung grupo nila. Simply because they're earning well right away from the very, very beginning, the day that they sign up. Maganda na kaagad yung labanan. So what are this? What's the plan within the plan? And what's the program within the program? These are the Easyverse packages. Easyverse 3.0. These are additional packages and additional compensation plan with instant bigger income potential. Now, as a reminder, sinabi ko na kanina pa, ulitin ko ngayon, the existing Easy Marketing Plan and Easy Packages na 10,500 pesos shall remain the same. Should you decide to focus on that, wala po tayong problema. But I highly encourage you to look at the Easyverse 3.0 plan within the plan and the Easyverse 3.0 packages. Okay, next. The first package of the Easyverse 3.0 is what we call the Neoverse package. Neo bago. Neoverse package. It's priced at 18,999. Ayan. Ang direct referral bonus, eto na, 5,000 pesos kaagad. Hold lang muna natin yan. Can you imagine? Yung pagpapapay-in mo ng 10,500 versus sa pagpapapay-in mo ng 18,999, it's almost the same. Sa 10,500, pag nagsisimula kang income mo, 1,000. May palo? Pwedeng may palong isa, pwedeng wala pa kung nagsisimula ka talaga. This one, Easyverse 3.0, 18,999. Nakapagpapay-in ka, may 5,000 ka kaagad. May palo, pwedeng may palong isa, pwedeng wala. It's the same effort. It's the same skill. Look at this. The same effort, the same skills, the same knowledge. But look at this. Is it the same excitement? Pareho ba ang excitement mo sa paglalatag ng 10,500 at sa paglalatag ng 18,999? Siyempre, mas mataas sa excitement pag naglalatag ka ng 18,999. Bakit po? Kasi 5,000 ang direct referral bonus mo versus 1,000. Yan yung sinasabi natin. Ikaw na nagpapasok ng benta, yung market na inaral na natin,
na sila yung tatanggap ng benta at tatanggap ng negosyo pag nakita niya, pag ako sumali bago, magkano kita ko pag naka-sponsor ako? 1,000. Okay. Ako nasasali, magkano income ko pag naka-sponsor, nag-sponsor ako ng ano, ng 18999, 5,000 ba? Okay yun na, 5,000, bilis ah. Now you get what I'm saying. The excitement is different. 'Di ba? Many, many years ago, kaya nga tayo nag-daily payout at nag-real-time payout, ano sabi ko? Mas mabilis ang kitaan, mas mabilis ang excitement, mas mabilis ang paglaki ng grupo. Lagyan natin ng data. Mas mabilis ang kitaan ng 1,000 pesos. Hindi ganun kalaki excitement. Hindi ganun kalaki ang paglaki ng grupo. Kasi 1,000 pesos income mo eh. Whether 1 account, 2 account, 3 accounts, 4 accounts, 6 accounts, 7 accounts, 15 accounts. Eto, isang account, income mo, 5,000. Mas mabilis ang payout, mas malaki ang kitaan kaagad, mas mabilis ang excitement, mas mabilis ang paglaki ng grupo. Now, we were able to fine-tune, to perfect it. Kasi may data tayo. Kasi nalaman natin behavior ng market. All of this because of the research, because of the technology, because of the experts that we hired to provide you a better package, better plan, better know-how on how to approach and sell to our prospects and to our market. So going back, same excitement. Same excitement ba? Same skills, oo. Same knowledge, oo. Pareho. Pero excitement, mas mataas sa excitement pag naglalatag ka ng 18,999 kumpara sa 10,500. Why? 5,000 income. Ano laman ng 18,999? Meron kang one account, one DTC, plus you'll be having two PPS or performance privilege slot. Doc, bakit tinawag na PPS? But hindi na lang tinawag na one account plus two accounts na free slot. These are called performance privilege slots. Why? Kasi performance, it means you need to perform. Paano ka ba magpa-perform when you join our business? You sell and you sponsor people. So when you sponsor people, when you sponsor two people, one on the left and one on the right, lalabas yung dalawa. So can you imagine, ang binayaran mo lang is 18,999. Pero lumalabas, when you sponsor people, as a bonus, meron ka pang dalawa na nakasingit doon immediately on top of your account. Magkano value nun? Alam nyo naman kung magkano income ng isang account. So binigyan ka pa ng extrang dalawa, naka-sponsor ka lang ng dalawang package. So magkano maximum income ng isang account? Plus two more accounts, that's the value in terms of binary income potential ang kapalit ng 18,999 at 5,000 pesos direct referral bonus because it has binary points of 1,200 pesos. Next. Ayan ang ating package, 18,999. Okay, Neoverse package, meron din siyang POP 3.0. Okay, the value of which is 22,460 pesos. Direct referral bonus, 5,000 pesos. Binary points, 1,200 points. Third step, UPP points, 300. Next. Ayan, the second package is what we call Technoverse. Okay, Technoverse package. Magkano siya? 48,999. 48,999. Okay. Meron kang tumataginting na 10,000 pesos. Eto na. Magpakatotoo tayo, mga kapamilya. Maglalatag ka ng 7 heads. 10,500. 70 plus 1,000. Maglalatag ka ng 48,999. Same knowledge, same skills. Excitement, mas mataas excitement ko sa Technoverse. Mas mura na, mas mataas pa excitement ko. Why? The chances of him
signing up is higher kasi mas mura. And the excitement that I have is higher kasi 10,000 direct referral bonus ko versus a 10-5 na 7 heads, 1,000 pesos lang. Okay, may tumatanginting kang 10,000 pesos. So yun yung sinasabi ko na pag nadaanan to ng prospect sa YouTube, social media, chinat mo, piniin mo, lagay mo lang doon, sponsor a package. Refer a person and earn 10,000 pesos. Hindi mo ilagay yung presyo. Okay, nag-refer lang ako, may 10,000 ako. Tapos saka, pag piniim, how? Tsaka mula tagan. 48,999 package. You join this amount, you refer people with this amount, and you make 10,000 pesos for every 48,999. But wait, there's more. Okay, bandang dulo, there's more. Imagine, 48,999, meron kang one account, plus meron kang six performance privilege slots. Ayan. The requirement, when you sponsor two people buying any, kahit ano po, any Easyverse 3.0 packages. Kunwari, ang binili niya lang, yung 18,999, isa sa left, isa sa right. Nung sponsor mo, lalabas yung anim. Okay? So, by the way, this 48,999 Techniverse package has 3,600 binary points. So, ikaw na nag-sponsor, meron kang 10,000 pesos. May pairing ka ba? Kung may waiting ka, meron ka pang tatlong bangga, 3,600 binary points. So, 181818 kung nasa 18 ka. Okay, ito yung magfo-flow kay upline sa taas. But wait, there's more. Ulitin natin, but wait, there's more and more. Ano yun? May promo. Ayan, nakalagay yun. Get 3, get 4, get 5. Depende kung ano yung lalabas sa ating roleta. Monthly promo. May additional pang 10,000 pesos. So yung pinakamadali at pinakamalaki para sa distributor, yung tinatawag na get 3 promo. Ano ibig sabihin nun? In a specific month or period, pagka naka-get 3 promo ka, kunwari, ngayon, member ka ngayon, nag-get 3 tayo ngayon, kunwari lang, get 3 ngayon, nakarecord ka ng tatlong Techniverse, 48,000, 48,000, 48,000, magkano income mo? 10,000, 10,000, 10,000. But wait, kung naka-get 3 promo tayo this month, may additional ka pang 10,000 pesos. So may 40,000 ka pa. Eh may binary points pa yan. Again, kung masaya yung nasa gitna na nagpapasok ng benta at masaya yung nasa ilalim na nakararami na nagpapasok ng benta, masayang masaya yung nasa ilalim, masayang masaya yung nasa gitna, masayang masaya yung nasa taas, masaya rin yung company. It's a domino effect. Okay? Ano ba itsura nito? Pakita natin, ayan, 48,999, you have products worth 61,000 pesos, mahigit. Again, sa 48,999 pesos, meron kang 10,000 pesos na direct referral bonus, may 3,600 binary points na walang palo, walang internal direct referral. Okay? 900 UPP and Star Step points. Remember, ang papaluan ng 3,600 binary points, yung upline, yung sponsor, kung may waiting na, papalo tatlong bangga. Kung ikaw yung nag-recruit, wala ka pang left, walang right, walang papaluan. But you get 10,000 pesos. Okay? Next, please. Ito na, Digiverse Digital. Okay, Easyverse. Digiverse package, ayan na, 99,900 pesos. You have a direct referral bonus of 20,000 pesos. Can you imagine that's 20%? Makapag-close ka ng isa, may 20,000 pesos ka. Kung makapag-close ka ng dalawa, may 40,000 pesos ka. Buhay ka na ng isang buwan. Di ba? Ngayon, sa 20,000 pesos na direct referral bonus, okay, may one account ka. Plus, 14
performance and privilege slots or PPS. Okay, ngayon, the good thing about our Digiverse package, you don't need two people to sponsor or for two people to buy Easyverse packages. All you need is just one. Maka-sponsor ka lang ng isa na bibili ng any Easyverse package. $18,999, $48,999, o itong $99,900 o yung isa pa na mas mataas. Isa lang dun. Lalabas na agad yung 14 privilege performance slots. It has 8,400 binary points or parang pitong bangga. Bago ka. Bago. Sample, bago ka. Wala kang left, wala kang right. Okay? Naka-sponsor ka na naglabas ng 99,900 pesos. May 20,000 pesos ka kaagad. Wala kang left, wala kang right. E Doc, kung may strong leg na ako, edi meron ko pang pitong bangga, 1-8 times 7. Claro. Kung may dalawang bangga ka, edi 1-8 times 7 times 2 plus 20,000. I hope this is clear. Good news, good news, good news. May promo din to, by the way, yung Technoverse na 48,999 at yung Digiverse na 99,900, may promo every month. Either get 3 or get 4 or get 5 in a specific period of time. Let's just say get 3. Pag naka-get 3 promo ka, magkano income mo? Okay. Within a specific period of time, nakatatlong Digiverse package ka. 20,000, 20,000, 20,000. Nakaka 60,000 ka na. But wait, there's more. May additional ka pang 30,000 pesos. O de 20, 60,000 plus yung promo, 30,000, that's already 90,000 pesos. Eh may binary points pa yan. Na pitong bangga. Pito. Paano kung may waiting ka pa? Eh di, sobrang bawing-bawing-bawi. Again, dumaan to sa feed. Earn 20,000 pesos per referral. PM me if you're interested. Earn 20,000 pesos per referral part-time, home base. PM me. Nagtanong. Pakita mo to. Ano requirement? Sumali ka lang. Okay. Recruitin mo rin siya sa same package. You're offering 20,000 pesos for direct referral. Offer him this particular package. In reality, kahit anong package ang salihan niya. 18,999, 48,999, o kahit 99,900, o kahit kayong 10,500 salihan niya, pwede siyang kumita nito eh. I hope I'm clear. But to give you a better positioning. Kung gusto mo siyang kumita ng 20,000 kada package, you offer him the package of the Digiverse, the 99,900 para duplication of the same package. Duplication of the same package. O, tinuturuan ko na kayo unti-unti kung paano ipepresent to. Kasi kung mapapansin nyo, nakakatatlong package na tayo. 18,999, the Neoverse, 48,999, the Technoverse and the Digiverse, 99,900 pesos. Okay, pareho siyang may get 3, get 4, get 5 to, 48,999, 99,900, may get 3, get 4, get 5 din. Okay, ito yung laman niya. Yung 99,900 peso package, which we call the Digiverse package of the Easyverse 3.0, has 132,455 pesos. Again, 20,000 pesos direct referral bonus. Masaya yung nasa ilalim. Masaya yung nasa gitna. Dadami sila dahil sasaya sila. Magiging masaya rin yung nasa taas. Magiging masaya rin yung company. Next slide, please. The last but not certainly the least, the Megaverse package of the Easyverse 3.0, 199,000 pesos. 199,800 pesos. Ito masaya to. Ang direct referral niya ay 30,000 pesos. One account. One paid account plus 30 performance privilege slots. In short, para ka naka 31 accounts ang positioning.
Okay, magkano ba value ng isang account when it comes to binary income? Times 30. Yun yung value. Times 31 rather. Times 31. Yun yung value ng binary income accounts na binibenta mo sa kanya. Plus of course the products. Okay, yung products, magkano ba value niya? Mamaya makikita mo. Okay? Kaya nga tinawag nating performance privilege. Pag nag-perform siya, tsaka lalabas itong 30 na performance privilege slots. Okay? So meron siyang 18,000 binary points, parang 15 bangga o promo, 15 bangga o pairing. Okay? Plus, get 3, get 4, get 5, may additional 100,000 pesos. So lalabas yung 30 PPS niya if you will sponsor even just one person na bibili ng kahit anong Easyverse package. Kailangan po Easyverse package at bibilin para lumabas ang mga PPS all the way from the Neoverse to Techniverse to Digiverse to Megaverse. Okay? So meron siyang 100,000 pesos. Get 3, get 4, get 5. Example, eto na. Bago ka, bago. Nakarecruit ka ng tatlo na nag-megaverse. Meron kang 30,000, 30,000, 30,000. 90,000 pesos na po yun. Napakasaya. Okay? E nagawa mo siya in a given timetable. Meron ka pang additional 100,000 pesos, 190,000 na. E meron pang 15 bangga yan, tatlong yan. 15 bangga, 15 bangga, 15 bangga. Kung may waiting ka. Kung wala kang left and right, meron kang 15 bangga, sila yun, may extra ka pang 15. So napakasaya. Again, masaya yung nagsisimula sa ilalim. Again, the excitement kapag naglalatag ka ng 15 accounts. Di ba? Versus naglalatag ka ng Digiverse saka Megaverse, mas mataas ang excitement nito. But the knowledge and skill is the same. Experience is the same. But this time around, targeted, focus, optimize. Mas kilala natin yung market ngayon. Sila yung naghahanap ng trabaho at naghahanap ng pagkakakitaan, naghahanap ng part-time na madali, mabilis, malaki. Hindi madali, mabilis, maliit na income. Mabagal na income. Madali, mabilis, malaki. Yun yung keyword dun. Malaking income kaagad. Okay? So yun yung nakuha natin through research, paying for these researchers, paying for the data scientist, hiring him, collaborating this information para targeted, optimized, focused ang marketing natin at ang sales natin. Ayan ang ating Megaverse package. 199,800 pesos. The value of which in terms of product, yan yung ROI mo. Naglabas ka ng 199,800. Ang products na bumalik, laklakin mo, ibenta mo, you have 279,000 pesos worth of products. Now, if you're gonna do the business, that's bonus. Bonus na lang yun. Makapag-refer ka, meron kang 5,000, meron kang 10,000, meron kang 20,000, meron kang 30,000, and then may group sales bonus pa in terms of matching and stir step and UPP points. But wait! There's a lot more. Marami pa po. Okay, alam namin excited ka na. Gusto mo na kumita ng 5,000, gusto mo na kumita ng 10,000, gusto mo na kumita ng 20,000, gusto mo na kumita ng 30,000. Next, please. What are the features? Ayan. Ba't namin alam sino ba 'yan? Ba't namin alam na ito po ay puputok. Way back December, last week of December, alam namin na pag ito ni launch sa Pilipinas, puputok ito. Ginawa namin, nilaunch po muna natin ito sa Papua New Guinea. A similar version of this one sa Papua New Guinea. Okay, we have a package in Papua New Guinea which we called, anong tawag natin dito? Ang tawag natin dito ay Superior Designer Package. Ayan. Superior. Ang tawag natin dito, Edplan 3.0 Economy Designer. 3.0 din siya. Okay? Economy Designer. Ang tawag natin sa PNG nito ay Superior Designer Package. Magkano po siya? 12,990 kina. This is roughly mga 150,000 pesos. Tama ba, George? 168, Doc. 168,000.
168,000 pesos. Ang direct referral bonus niya ay 3,900 pesos. Sorry, 3,900 kina. Magkano yun? 50,700. 50,000 pesos. Can you imagine? Nag-leaders meeting ng last week of December sa mga Filipino coaches na nasa Pilipinas na nagma-market sa PNG. Pinaliwanag natin yung the same concept na pinapaliwanag namin ngayon sa inyo pero shorter kasi pang Papua New Guinea lang eh. Okay? Na may bagong package, mas malaki direct referral. So kung nagma-market ka, kung nagbo-boosting ka sa PNG, kung nag-o-organic ka, mas panalo ka rito. So may isang babae, ang pangalan Jessiel. Pakita mo ulit pangalan ng babae. Ayan. Pakita mo yung itsura ng babae. Ayan, no, simpleng-simple. O, di ba? Gumingiti na hindi kita ang ipin. O, pagngiti niya, umangat yung t-shirt. Simpleng-simple, si Jessiel. Nag-online, walang boosting. Ad-ad lang. Chat-chat lang. Taga-Bacola ditong babaeng to. Siya yung nag-buwe naman, no, sa PNG on the first week of January. First week of January, may napapay in siya na 12,990 kina. So ang income niya kagad, tumataginting na 50,000 pesos. By the way, yung nakita niyong mga packages, di ba? Whether 3,600 binary points, whether 8,400 binary points, or 18,000 binary points, hindi po ito ifa-flash out kakaagad. Hindi po. Ang unang babangga lang muna doon, isa. Tapos nasa DTC ng sponsor, yung remaining binary package points. Parang ito po, yung kay Jesslyn. Meron siyang 3,900 kina direct referral bonus or 50,000 pesos direct referral bonus. Tapos meron siyang limang bangga. So yung isa, umalo na. Ayan o, yung isa, in-encode niya noong January 3, 416. Yung isa, in-encode niya ng January 3, 8 ng gabi. Yung dalawa, hindi niya pa ni-use points. So ito, bahala ka kung kailan mo i-click. Basta kinakailangan within 60 days. So abang-abang din kay upline. Ayan na nakalagay sa ilalim. Package points. Okay? So alam namin na puputok at puputok to sa Philippines simply because sinimula namin to last week of December. Nagbakasyon pa. First week of January, ngayon po ang dami na nating benta sa PNG ng mga ganyang packages. We call 3.0 packages. Kaya alam na alam nating puputok at puputok ito sa PNG, puputok at puputok ito lalong-lalo na sa Philippines, even in Asia, even in the Middle East, even in Europe, even in New Zealand, even in Africa. So what are the features of this? Ayan, pakita na natin. Number one feature of the 3.0 packages, number one, Easyverse 3.0 packages and Complan is OVI ready. Hindi na po kinakailangan mag OVI NPP. Pagka nag Easyverse packages ka, the 18999, 48999, 99900, and the 199800 packages, pag may sumali sa ilalim na OVI, pasok sa iyo yun. Number two, binary points of Easyverse. Eto, dapat maliwanagan nyo. Binary points of Easyverse package signups shall flow to the PPS. Di ba may abang na dalawa o may abang na anim o may abang na 30? Sorry, may abang na anim, may abang na 14, may abang na 30. Pag nag-sponsor ka ng isa sa ilalim ng mga accounts na yon na Easyverse din, papanik at papanik doon sa mga PPS. Hindi po malalaktawan. Basta ang ipapasok nyo kaagad, Easyverse packages kaagad. Okay? So may abang na, umanik pa kaagad yung points doon, may abang ka na may points na. Naaanihin mo na lang kapag nag-open ka ng inner legs. So power na power na power talaga ang mga Easyverse packages. Ulit, binary points of Easyverse package signups shall flow to the PPS. Diba? Yung pinakamadali example, yung Neoverse, may isa kang account, tapos may dalawang abang. Pag nalagay ka isa sa left, isa sa right, kumita to. May pairing to. Pero yung points na nilagay mo dito sa ilalim, pumasok na dito sa PPS na to at pumasok na dito sa PPS na to. Once nag-open ka ng inner leg dito tsaka inner leg dito, i-income na to. I hope that is clear. Okay? So ganun kaganda yan. Walang nalalaktawan, basta Easyverse packages ang i-build mo sa ilalim.
Easyverse packages are available, eto na. Easyverse packages are available at Easy Online Shop starting today. By the way, ang website niya po, ang website ni Easyverse 3.0 packages ay nandito ba, Miko? Wala po daw. Ang website po ay easyverse.empoweredconsumerism.com. Ulit, ang online shop po ng Easyverse 3.0 ay easyverse, one word, easyverse.empoweredconsumerism.com. Diyan ka po bibili ng Easyverse 3.0 packages through credit card, through Easy Wallet, and so. Pag Easy lang, nasa shop.empoweredconsumerism.com. Kapag Easyverse 2.0, pupunta ka sa easyverse.empoweredconsumerism.com. Okay, ano pa? Meron pa ba? Ayan na. Special features, may digital monthly promo at digital monthly recognition. Every month, ang goal is every third. Every third of the month, may raffle tayo na ipapakita kung get 3, get 4, get 5 ba yan. At i-recognize din natin yung mga naka-get 3, get 4, get 5 on the previous month. And last but not certainly the least, kung ikaw ay nasa Easy o nasa OBI, wala pong NPP to enjoy the Easyverse 3.0 packages. So mag-refer ka kaagad ng Easyverse 3.0 packages. Again, hindi po nawawala si 10-5. Yung marketing plan ng 10-5, 1 account, 2 accounts, 3 accounts, 7, 15 accounts. Hindi po siya nawawala. If you plan to focus on that, we will support you. Okay? Easyverse 3.0 is a well-studied, well-researched, technology-based, database, economy-based, market-based, research-based, and proven na ito po yung puputok kapag tayo nagsabay-sabay magnegosyo dito. So, we hope to support you with this. Monthly promos, monthly recognition. Okay, available na po ang mga packages online sa easyverse.empoweredconsumerism.com. Available na po siya sa mga head offices and branches. And available na rin siya, I believe, sa lahat ng mga BCOs nationwide. Just get in touch with them. Inulan lang po natin ang PNG. Ngayon po, Philippines, watch out for Asia, Middle East, Europe, and Africa. We will soon launch this very, very, very soon. Okay, I hope you're excited, but wait. Meron pa po. Diba? Meron pa po. Okay, talagang walang bumitaw. 5,000 pa rin. Ilang anong oras na ba? 10:34. We started 9, probably around 9:15. Okay, it's more than an hour. And there are 5,000 people. Yung iba yata nasa Facebook Live. Okay, dahil sa nakita nyo, we will support this with get 3, get 4, get 5, or get none. Get none, ibig sabihin wala. Get none promo mula po ngayon. Mula po ngayon o kahapon, January 11 or January 12 hanggang January 31. Ayan na. January 12 or January 11 hanggang January 31, ay may promo. Ano yung promo? Siyempre, pag nan, pwede wala. Pag get 3, nakita nyo na yan. Get 3 ka ng Technoverse na $48,999 extra 10,000. Get 3 ka ng Digiverse na $199,800 extra 30,000. 99. Tama ba? Yes. Mag-get 3 ka ng Megaverse. Megaverse, 199,800 extra 100,000. Yes. Ngayon, kung get 4, kailangan apat. Apat ang makuha mo para magkaroon ka ng same amount. Get 5, kailangan lima ang makuha mo to get the same amount. None, kahit wala kang makuha kasi wala namang promo. Okay, pero remember, kung natatandaan niyo yung mga unang podcast, unang announcement natin, dito po sa Easyverse,
At sa OBI, lagi pong may promo. Okay, so alamin natin mula po ngayon o kahapon, kasi kahapon may bumili na, George. Yes, Doc. Meron na, kahapon. May bumili na ng mga Neoverse tsaka Technoverse kahapon. Yes. Okay. So, abangan na lang natin kung kailan i-encode. Ayan na. Siyempre, ito hindi pagbili. Lagi itong pag-encode. Okay. So, pag nag-encode ka within January 11 to January 31, either get 3, get 4, get 5, baka 3, baka 4, baka 5, meron kang specified amount. Eh, Doc, paano kung iba-iba? Alam nyo, nasagot dyan. Kung iba-iba, edo doon sa pinakamababa. Eh, dapat pare-pareho. Okay? So, can we roll? Ilang minutes na roll ba to? 30 minutes na roll? Ikot ng ikot? Jason, ready na ba? So, guys, alamin natin kung anong promo this month from January 11 to January 31. Muna, iinom muna akong tubig. Paikutin yun ah. Ayan ah. Ayan. Hintayin natin bumalik si Doc. Teka muna, ulitin namin ah. Pakikita natin kung anong get promo. Get 3, get 4, get 5, or none. Yes. Oh, so ready na ba kayo? Huwag nyo i-stop hanggat wala si Doc. Hindi, kasi ano to eh. Naka-ano na to eh. Ibig sabihin, naka-program eh. Kung isang minutan. Merong minutes, seconds. Merong lang seconds yan eh. Pag pinindot na ni Jason eh. May counting, merong ano eh. Oo eh. Basahin nyo nga anong gusto nila. May nakita ko, get 5 eh. Type nyo, gusto nyo. Parang hindi yata naiintindihan bakit get 5 ang gusto. Eh, Doc, lumipas na yung January 1 to January 10 eh. So, dapat, 20 days na lang. So, baka dapat, medyo challenging yung... Tingnan natin kung ano lalabas. Si Roleta na nakakalam. So, Jason, let's get it on! Roll, roll, roll! Ay, ang bilis pala nga, no? Ang bilis. Hilo ko. Ayan, ayan. Chat nyo na, kung anong get nyo. Tingnan natin. Ikot, ikot, ikot. Ikot, ikot. Ayan na, ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na. January 31. Get 3! Get 3, guys. Get 3. We will recognize you on February 3. And on February 3, magra-raffle ulit din tayong ganito. Kung get 3, get 4, get 5, o get none. Okay, sa mga nag-type ng get 3, good news, ikaw ay tumpak. Yung isa, get 33. Siya sobrang excited. Nadalawang type in eh. Get 3, get 3, get 3. So, guys, bagong taon, bagong buwan, meron pang anino ng bagong linggo. Okay, bagong pag-asa, bagong program, bagong excitement, bagong skills. Turuan kayo ng bagong skills on how to present the Techniverse, how to present the Digiverse, how to present the Megaverse, and the duplication of the specific packages. Okay, ngayon pa lang, tuturuan na namin kayo na, babanggitin ko na, konti lang, as much as possible, kapag naglalatag ka nito, huwag ka maglatag ng lahat. Huwag may lalatag, meron po kaming Neoverse, meron po kaming Techniverse, meron kaming Digiverse, meron kaming Megaverse, hindi, huwag po ganun. As a tip, learn how to size up. Learn how to size up your prospect. Kung ikaw ay nagpapa-Facebook ads, kunwari nilagay mo sa Facebook ads mo, o kaya sa mga posting mo, refer and earn 10,000 pesos. Siyempre, ang ilalatag mo doon, kapag refer and earn 10,000 pesos, ang ilalatag mo yung pang-income na pang 10,000 pesos. Alam naman ang ilatag mo doon, yung 18,000, siyempre. Okay? So ganun po, tuturuan namin kayo within the next coming day. So ang effective na pagpe-present nito para you will learn right away, skip kagad yung mga mistakes, yung learning curve mas bumilis. Paano po yun? Huwag mag-present ng lahat ng packages. Pag nakita mo na ang prospect mo kaya si 99,900, si Digiverse, yun ang ilatag mo sa kanya and duplication of the Digiverse package. Kapag sa tingin mo, ang kaya ng prospect mo ay yung 48,999, okay? Focus on that. Kung sa tingin mo, ang kaya ng prospect mo ay Megaverse, yung 199,800, focus on that and duplication of that. Okay, I hope and I pray madami ang mag-qualify sa Get 3.
Okay, I hope masaya kayo kahit na ang i-refer nyo lang ay New Year verse na 18999 dahil merong kakaagad na 5,000, 5,000, 5,000. Okay? So, again, this is not the last na magkikita-kita tayo. Marami pa tayong presentations like this. Yun nga lang medyo specified or specific duplication of New Year verse to New Year verse. So, New Year verse package lang yun. Duplication of Technoverse to Technoverse. So Technoverse kaagad yun, 48,999. Yun lang yung package na ipepresent at duplication nun sa marketing plan na yun. Duplication by Digiverse, okay, 99,900. Yun lang yung package, saka duplication nun. At presentation ng 199,800, which is the Megaverse, duplication nun. So I hope this is clear. If you have questions, pwede nyo i-PM yung mga easy management na nandito. Okay, so we could answer you later, siguro after this na. But I guarantee you, this is the start of something good. Okay, something so exciting. Maraming new breed of leaders ang make-create nitong Easyverse 3.0. This is the newest plan within the plan. This is the newest program within a program because it's a new year, it's a new month. It's time to develop new batch of leaders. So, Happy New Year to all of you sa mga HOF. Maraming salamat. Nakita ko si Joseph, sila RTD, sila Maylene, sina Carlo, I believe they're here, sila Ellie, sila Ate Flor. Thank you very much sa mga top 20 na nariyan. Maraming salamat sa mga nasa Europe, nasa Middle East, nasa Asia, of course. Here in the Philippines, our loving country. Maraming salamat sa inyo. God bless and more power. Guys, any parting words? Doc, since nabanggit mo na lagi magpipresent, depende sa needs ng mga prospect natin, every day, meron po tayong Easyverse presentation. Every day, 3 p.m. and 7 p.m. Every day, Monday to Saturday. So twice a day po ang presentation ng ating Easyverse 3.0. 3 p.m. and 7 p.m. Design po per package ang ating presentation. Ayan, i-reiterate ko lang, no, guys, yung sinabing schedule ni Arnel, ang presentation ng Easyverse natin is lumalabas per package presentation, hindi halo-halo. So, halimbawa, yung 3 p.m., ang presentation doon is Neoverse presentation. So, yun lang ang i-discuss. And then later on sa gabi, yung 7 p.m., yung susunod na package naman, which is the Technoverse package naman ng marketing plan na i-discuss. The following day is a different package again, and then totally, hindi siya sabay-sabay ipipresent. Kaya katulad ng sinabi ni Doc, nakadesign yung ganitong presentation per prospect. So iro-roll ng training team this week, yung schedule na yan, mamimili lang kayo kung saan nyo isasalpak yung inyong prospect, kung pang 199 ba siya, pang 99,000 ba siya, pang 48,000 ba siya, o pang 18,000 ba siya. Ayan. Actually, so, George, they start kanina, 3 p.m. yung Neoverse, tapos 7 p.m. itong Technoverse. Tomorrow, to 3 p.m. yung Digiverse, tapos 7 p.m. naman yung ating Megaverse. Ayan. So, take note. Don't worry, ipopost naman po ito sa ating official FB page. Alright? So, for further questions, alam nyo naman po yung aming mga PM, Viber, kung saan nyo pwede kaming i-reach out together with the whole training team here. We are ready to answer all your questions and we are ready to support your growth dito sa Easyverse. Power! So high no ceiling when I'm in my zone, cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, that hot blood in my body when it drops. And post lang yung mga nag-ano sa inyo, nag-capture ng picture, you can post it sa inyong mga FB and just tag us. Power! Thank you sa lahat. 5,000 until the end. Nandiyan dyan. Yes. Paki-spotlight kami lahat. Picture lang kami. Open camera. Ang bilis, 300 kagad yun nawala. 1%. 2. Na yan, Doc. Sabay-sabay. Hindi. Yan. Focus mo kayo, Doc. Yan.
Hanap po kasi kayo, ano? Okay. All right. All right, guys. Thank you, everyone. God bless. Stay safe. Thank you, Doc. Thank you, Sandy. 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 Thank you, Sand